So, ayan mga master, hapon na. Yan po ang kaganapan ngayon dito sa Marilake. Grabe yung ano nangyari ngayon dito. Tama yung hula ko eh. Kapag dito dumaan yung mga nagkakarera, tapos talaga yan. Ayan no, tinan mo yung buhangin na yan. Lilinisan na kanina ng mga ano yan, ng mga tambay. Kaso lang, may mga dumadaan na truck. Tsaka mga sasakyan, parang yung buhangin, bumabalik sa gitna. Ayan o. Kaya mga naglaro kanina, sumasagad kasi. Masyadong mainit sa silinyador eh. Talagang nagpapaanuhan sila eh. Nagpapagalingan sila. Dito sa ano, sa Marilake mga master, talo talaga lagi dito yung ano, yung mga naglalaro, mga rider. Sila-sila lang yan, oh, di ba? Natutuwa sila sa ginagawa nila. Pero, hindi naman laging ano eh, hindi na laging safe yung ano nila, yung ginagawa. Minsan, okay. Natutuwa sila kasi nauunahan nila yung kasabay nila. Pero pag ganyan na nangyari, wala na. Problema na yan, mga master. Masaklap nito, pag ganitong oras, wala na yung ambulansya. Sobrang ano. Yung tinamaan kanina, mga master, naglalaro din yun. Kaso lang, noong time na yun, nagpahinga siya. Minalas naman siya. Ganyan po talaga lagi ang ano dito, ang premyo. Sa umpisa, okay. Di ba? Adrenaline rush. Natutuwa yung iba. Tapos nakikita nila yung sarili nila. Kala nila magaling na sila. Pero walang magaling dito sa, ano eh, sa public road. Kasi kahit na ano, mga master, kahit na magaling kang lumiko dito, kahit na magaling kang lumiko, ayan, kaganyan. Merong ano, meron talagang maalas pa. Diba? Tsaka nagkakamali talaga. Kung sa racetrack nga eh, sumisemplang pa eh. Dito pa kaya na maraming mga kasabay. Kanino ko pa napapansin yung ano na yun, yung M3 na yun. Talagang ano siya eh. Sumasabay talaga siya. Pinipilit niyang habulin yung mga kasabay niya. Puro alangani nga yung pasukan nun eh. Pero pinilit niya pa rin na ano eh, napunta dun sa ano. Hindi siya aware na may lupa dun. Pinilit niyang pasukin yung motor na kasabay niya. Hindi sila nagbigayan kasi nagre-racing nga eh. Ayun, wala namang premyo, di ba? Yun ang nagnapala nila. Dito sa ano, meron pa rin dito naglalaro. Pag dito sa Marilake, naglaro-laro ka dito, masarap yan. Siyempre, ako nadanas ko rin yan, mga master eh. Pero hindi yung point na talagang magpabalik-balik ng matagal. Sila, ang ginagawa kasi nila, talagang pabalik-balik. Sagad kung sagad. Tapos sila, nakikipagkarera talaga sila sa mga kasabay nila. Nandun ng ano eh, nandun ng risk talaga na pwede kang makadisgrasya o madisgrasya ka. So yung nangyari dun kanina sa M3, ano mga master, double trouble. Nadisgrasya na siya, sugatan na siya, nakadisgrasya pa siya. Pinilit naman niya na ano na isalba, pero wala na, hindi na talaga masasalba 'yon, ganun. Lupa ba naman eh, walang makapit na gulong sa buhangin. Pag nag-slide ka yan, tapos ka na.
Wala, mas pinili kasi nilang ano eh. Ayun na, may pulis na. Pabalik na yun doon. Papunta na yun doon pulis. Lagi talaga may ano, may consequences, no? Kapag ano, ganun yung ginawa mo sa public road. Mag-chill-chill ride. Mag-chill ride na lang kayo. Karamihan sa mga ano diyan, mga rider na ganyan, mga kabataan, bata pa yung ano, yung bata pa yung driver. Talaga nandoon pa yung urge niya sa ano eh. Urge niya na ano eh, tawag nito. Pakita ng ano eh, pakita yung kanyang kalakasan sa pag-ano. Pagmamaneho. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n na sinargo sa ano, sinargong tao. Ang ano mga master, mas malaki ang responsibilidad mo kapag tao yung na ano mo, na damay mo. Buti lang isa lang yung na ano niya, yung na tamaan niya, kasi dun sa part na yon ang daming ano, ang daming mga nakatambay. Pinilit naman niya kontrolin, ano naman sa kanya, no, talagang gumawa siya ng paraan, pero wala na eh. Sana ayan sa susunod magsilbing ano na sa kanya yan, aral, no? Na huwag na maglalaro sa public road. Ah, doon sa mga makakapanood ng ating vlog, mga master. Ayan, huwag nyo nang gayahin yung mga napapanood nyo, yung mga nagra-racing-racing, kasi wala kayong premyo dito. Yan ang premyo nyo, yung ganyan. Kahit na masibak mo yung kasabay mo na yan, kahit na paulit-ulit mo siyang masibak, wala pa rin premyo yan. Kahit na ilang linggo mo pang masibak yan ang masibak mong master. Kahit na overtake mo lang kung anong overtake ang gawin mo. Pag natsyempuhan ka at nagkamali ka, one time lang. Diba? Problema agad yun. Wala rin recognition dito sa Marilaki. Di ka ano, di kasi sikat dito, mga master. Di ka magkakaroon ng karir, di ba? Sisirain yung karir mo dito kung ano man yung trabaho mo sa buhay, di ba? Mamaya, ikaw yung nagpo-provide sa family mo, di ba? Ikaw lang yung inaasahan, tapos gagaganyan ka dito. Wala. Imbis na makakapagtrabaho ka, hindi na. Kaya ako mas pinili ko. Ako ganyan din ako dati, mga master. Hindi rin ako nagpapatalo sa ano, sa dito sa Marilaki. Racing-racing din ako eh. Katwiran ko noon eh. Teka lang, magaling ako eh. Ganun ako dati. Malakas din ako eh. Magaling din ako bumangking eh. Ba mayabang ba? Pero dumating yung point na naisip ko bigla, kahit na anong gawin ko dyan, wala rin ako mapapala. Ayun. Buti na lang natuto tayong mag-vlog, no? Doon ko na lang pinukos yung sarili ko sa pagbablog. Hindi na doon sa pagre-racing-racing. Ito, disgrasya din, oh. Buti nga, mga master, ako, maano ko, eh. Kumbaga, na-realize ko agad na mabilis yung, ano, yung pwede mangyari sa akin dito. Kasi kung hindi ko na-realize, baka isa rin ako sa mga pabalik-balik na yan, eh. Noong panahon namin, pag naglalaro kami dito, yan, karera din kami, pero hindi kagaya ng ginagawa nila ngayon. Kasi kami noon, ginagawa namin noon,
Walang ano, walang overtake. Bawal umovertake. Pila-pila lang. Ganun lang kami noon. Ganun kami. Hindi kami ano, yung pasikatan. Mabilis, pero pila-pila. Kung sino yung nauna, mananatiling mauuna yun. Kung sino yung nasa hulihan, siya lang ang nasa hulihan. So, hanggang sa kahit na ganun, na-realize ko rin, ha, teka lang. Mali ito eh, baka machambahan kami nito, baka magkarambola pa kami lahat eh. Ayun, buti na lang mga master, natutuwa akong mag-vlog, no? O, dito ko na lang pinokus yung time ko, every time na akit ako dito sa Marilaki. Kahit na maraming bashers, at least safe ako, hindi ako, ano, hindi ako nakikipagkarera sa kanila. Ayan, kaya dun sa mga nakakapanood ng vlog natin, tsaka dun sa mga dati na, no, alam nyo yan, mga master, lagi naman tayo nagbibigay ng paalala sa kanila. Maring, syempre, hindi naman ako ganun kasikat na influencer. Maring sa inyo, walang dating yung, ano, yung mga sinasabi ko, pero totoo yun. Diba? Nasa sa'yo na lang kung susundin mo, hindi. Pero, isa lang naman yung, ano eh, ang importante dyan eh. Pag sinunod mo yun, sinasabi ko na tigilan nyo yung racing, tigilan nyo na yung pagpapasikat, sigurado ako safe kayo dito every time na akyat kayo, no? Ma-enjoy nyo pa yung weekend nyo. Diba? Hindi yung ganyan. Makyat ka na nga lang, pag uwi mo, baltado ka na. Pag uwi mo, iisipin mo ngayon yung gagastusin mo dun sa nabangga mo. Bukod dun, isipin mo rin yung gasto sa sarili mo. So, basta yun mga master, ano lang tayo, no? Ingat-ingat lang sa ating pagra-ride. Always ride safe. Lagi nyo tatandaan na walang premyo ang pagiging kamote. Ayan, ang kamote ay laging talo. Tapos marami nagagalit sa atin mga master dahil sa content natin, di ba? Hindi naman natin sila inaano. Eh, totoo lang naman yung sinasabi natin. O, di ba? Ganyan, o. Chill-chill lang tayo. Makaka-uwi tayo na maayos. May kasabihan tayo, ang disgrasya ay kahit kanino pwedeng mangyari. Pero iba yung disgrasya na kagaya nung ginagawa nila yung pabalik-balik. Kasi yun po, hinahanap nila yung disgrasya. Kasi hindi sila tumitigil hanggang hindi sila nadidisgrasya eh. So ibig sabihin, naghahanap sila ng disgrasya talaga, sakit sa katawan. Diba? Pero yung ganitong nagra-ride ka lang, bawa ganito, chill ride ka lang, tapos biglang may bumangga sa'yo. Ayan ang disgrasya talaga. O sumemplang ka na hindi mo sinasadya, di ba? Kahit ganyang kabagal, may kumalang na anuman sa'yo, naputulang ka, yun, disgrasya yun. Pero yung nangyari kanina, hindi disgrasya yun, mga master, na ano, sinadya. Sinadya niya yun, kasi alam niya sa sarili niya na kapag nagkamali siya, pwedeng ikapahamak niya eh. Ah, hindi pa rin siya tumigil. Kasi nandun yung ano eh, nandun sa isip niya yung kailangan masibak ko to eh. Kailangan matalo ko itong mga kasabay ko eh. Anyway, kung susundin mo yan, pwede good for you. Pero kung hindi, eh, ay na, meron ng ambulansya. Dito, pag nag-ride ka at nakauwi ka ng bahay na maayos, panalo ka. Pero pag ganyan, nag-ride ka, tapos nag-racing-racing ka, nag-disgrasya ka, talo ka pa rin. Talo ka talaga. Yan, sarap kaya umuwi ng walang sakit sa katawan. Diba? O yan. Yan lang mga master. Yan lang masasabi ko dun sa nangyari. Walang may gusto, pero ginusto nila magpabalik-balik, kaya meron pa rin silang pananagutan dyan.
Alright, so yun lang. Thank you po sa pakikinig at panonood dito sa vlog natin. Sana magsilbing aral to, no? Kung mapanood mo to at may kakilala kang rider, sabihan mo na lang sila. Kayo na yung magkumonsente sa kanila, di ba? Alright, so yun lang mga master. Kita-kits tayo sa susunod na updates natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! Gaya niya, no? Kapag may nauna sa'yo, hayaan mo lang, di ba? Wala namang ano yan, eh. Wala ka namang kikitain dyan, eh. Baka nagmamadali lang. Dati, hindi ako ganyan. Pag may nauna sa akin, mga master, hinahabol ko yan. Gusto kong patunayan na malakas ako at mabilis ako sa kanya. Siyempre, as we grow older, nagbabago yung pananaw natin sa buhay. O, nagmamatured sa ano, diba? Pag nagmamatured tayo, eh, kadalasan ang ano dyan, mga kabataan, eh. So, yun, basta ingat. Ingat tayo ulit at ingat na maraming beses.